Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inimok ni Chaldean Archbishop Bashar Mati Warda ng Erbil ang mananampalataya na ipanalangin ang kaligtasan ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Iraq. Umaasa rin ang Arsobispo na magbubunga ng higit pang kabatiran at kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano ang pagdalaw ng pinuno ng simbahang Katolika sa Iraq na mayorya ng populasyon ay pawang mga Muslim. Kabilang din sa gawain ni Pope Francis sa Iraq ang pagkikipagpulong sa Kristiyanong komunidad sa Archdiocese ng Erbil, ang pangunahing lugar na kumukupkop sa mga nagsilikas na Kristiyano dulot ng pangusig at digmaan. Si Archbishop Bashar ay kabilang sa sasalubong sa pagdating ni Pope Francis sa Erbil, kung saan pangunahan din ng Santo Papa ang misa sa Chaldean Cathedral of St. Joseph. Sa tala, mayroong kalahating milyong Katoliko sa Iraq o 1% ng kabuuang populasyon ng buong bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng PCSO. Caritas in Action. Sinabi ni Bishop Pabilio na hindi dapat mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Ang ating pagtulong sa mga naapektuhan ng mga kalamidad ay pagpapakita ng habag ng Diyos. Caritas in Action. Gawin mo ng mabuti ang iyong dapat gawin para sa ikabubuti ng lahat. Caritas in Action. Napakahalaga ng ginagampanan ng Caritas Manila sapagkat ang tugon nga sa matinding kahirapan, karahasan, pag-init ng mundo, no? At kawalan sa ating lipunan, talaga pag-ibig yan eh. Pag-ibig na hindi salita lang, pag-ibig na nakikitang makapangyarihan sa gawa. At walang iba kundi ang Caritas, no? Ito yung Charity in Action. Hatid sa inyo ng Caritas Manila at Veritas 846. Caritas in Action, mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makinig! Isang mapagpalang hapon, mga kapanalig, at welcome sa Friday edition ng ating programa, PCSO sa Caritas in Action. So welcome po mga kapanalig at syempre welcome sa ating partner ngayong araw na ito, Doktora Hilda Ong. Good afternoon, Doktora. Good afternoon po sa inyo. Ngayon ang unang Friday para sa buwan ng Marso. At starting today, hindi na siya PCSO sa Good Samaritan. Opo. Ito po ay PCSO sa Caritas in Action na. Tama. So, wala namang pinag-iba, no? Ang alam kong mas pinaganda ay yung ating pagtulong sa kapwa, no? So, as time goes by, mas lalo natin pinalalakas ito, I'm sure. Sa tulong mo, Doktora, no? Mas mapapalawak pa natin ang mission na ito. Mm-mm. At since Friday, ang topic naman natin today is about PCSO. Mm-hmm. Kaya meron tayong mamaya, makapanayam natin ang isang social welfare officer at magbibigay linaw do sa announcement no nung nakaraang araw. Ah, mukhang may lilinawin doon sa pinaanunsyo sa atin ng PCSO. Yes, oo. Mm-hmm. So mamaya ano, may makakasama tayo sa bahagi ng PCSO para diyan. Mm-hmm. Doktora, para masimulan na po natin ang ating pagbabahagi ng impormasyon, maganda magsimula muna tayo sa ating pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin at hari nawa patuloy po kami mabigyan ng pagkakataon na makatulong sa aming mga kapanalig na nangangailangan. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, upang mas marami pa ang aming maabot at nawa ang mga nangangailangan ng tulong ay gabayan mo na marating ang aming programa. Naniniwala kami, Panginoon, na sa kabila ng maraming pagsubok, ikaw po ay palaging nariyan at patuloy mo kaming bibigyan ng pag-asa. Tinataas namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Caritas in Action. At syempre, magtutuloy-tuloy tayo, Doktora, sa ating pagbati sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Pero wala pa si Pare Koy. Ah, nakaready na si Pare Koy. Andiyan na raw, nasa paligid-ligid.
Go ahead, Pare Koy, Koy Lopez. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express. Narito na ang Tampuling Kapanali. Makinig. Good afternoon po sa ating mga kapanalig. At syempre, narito na ang lista na may mga kaarawan sa araw na ito. Happy, happy birthday, Kapanalig Evangeline M. Espiritu, Evangeline M. Ferrer, Evelyn F. Alastoy. Happy birthday, Kapanalig Evelyn V. Refuga, Fe E. Madlansakay. Happy birthday, Kapanalig Feli M. Toledo, Leonard Villereza. Happy birthday, Leonila Bibico. Happy birthday, Leti Antonio Leweleni Enderla. Happy, happy birthday, Kapanalig Lebrado G. Decena, Linda V. Celestino. Happy birthday, Raiza B. Ferrer, Suzette A. Gerola. Happy birthday, Tio Gilio T. Pili. Happy birthday, Teresa C. Haluin. Happy birthday, Kapanalig Thelma M. Tagubader at kay Kapanalig Verihilio H. Butil. Happy, happy birthday po sa inyong lahat mga kapanalig at magbibigay naman po ng birthday blessing sa pangunan po yan ni Bishop Victor Ocampo ng Diocese of Gumaca, Quezon. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Binabati kita ng maligayang kaarawan, kapanalig at naway pagpalain ang panibagong taon ng iyong buhay. Ako si Bishop Victor Ocampo mula sa Diocese of Gumaca. Muli, maligayang kaarawan, kapanalig. Hangad kong ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting Kristiyano at sa ngalan ng Diyos ay gumawa ng maraming mabuti para sa iyong kapwa. Isang mapagpalang kaarawan para sa iyo, kapanalig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Para sa ating Tambulig Kapanalig Update, bilang isang miyembro ng Kapanalig Community, isa sa mga tungkulin ay manghikayat ng mga bagong miyembro upang mas lumago ang ating komunidad at mapagtibay ang ating pananampalataya bilang isang Katoliko. Maaari mo pong hikayatin ang inyong mga kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na maging bahagi ng ating listening, learning and loving Kapanalig Community ng Radyo Veritas 846. Sa bawat pares na kapanalig na iyong marirecruit ay makakatanggap ka ng kapanalig perks. Para sa mga katanungan, tumawag lamang o mag-text sa numerong ito 0917-621-1902. 0917-621-1902. At para sa ating biyayang kapanalig. Para sa ating kapanalig winner na mag-uwi ng Adele Ashitabati with Galcon from Antipolo City, congratulations to kapanalig Alfredo S. Chu. Para naman sa ating birthday celebrator na mag-uwi ng Veritas Backpack from Sukat Paranaque City, congratulations to kapanalig Lourdes Arienda de Vera. Congratulations, kapanalig! Congratulations and celebrations. Congratulations po sa inyo mga kapanalig, and prizes will be delivered through JRS after 1 month. Para sa Tambuli Kapanalig Update, ako po inyong kapanalig Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radio. Pare Koy, at your service na nagsasabing every gising is a blessing. Sumayin nyo po ang katotohanan. Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumayin nyo ang katotohanan. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express. Caritas in action. Okay, maraming salamat, Pare Koy, Koy Lopez, Doktora. Para magtuloy-tuloy na tayo, bigyan daan na rin po natin ang ating kapanalig at komunidad. Kapanalig at komunidad. Nasa kabilang linya ang ating Ronda Veritas na si Joy June Acol, bantang muling pag-occupy at pagpasukin ng US Capitol ng mga ininalang militia group na supporter ni dating US President Donald Trump.
pinaghahandaan ng U.S. Authority. Go ahead, Joy June. Ronda Veritas Report. Maraming salamat, Kapanalig. Naka-red alert ngayon ang mga otoridad dito po sa Washington, D.C. At ito po ay sa inalabas na intelligence report sa umano'y banta na muling pag-uukupa at pasukin ang U.S. Capitol ng mga hinihinalang militia group na supporter ni dating U.S. President Donald Trump. Ang umano'y banta ay nag-uugnay sa tinatawag na far-right conspiracy theory na grupo ng QAnon. Naniniwala po ang grupo na ito na may tinatayang mayroon pong 65,000 mga followers na ang araw na ito, Marso 4, dito po sa bansang Amerika, ay muling mailuluklok sa pagkapangulo si Trump. At maaari manong magkaroon po ng protesta para maalis ang mga Democrats sa U.S. Congress. Matatandaan na ang March 4 ay ang original na U.S. presidential inauguration at inilipat sa January 20 noong taong 1933. Kasabay nito ay hiniling ng pamunuan ng U.S. Congress na manatili pa ng hanggang 2 buwan ang National Guard na nakabantay ngayon po dito po sa U.S. Capitol. Sa ngayon ay nasa mahigit na 5,000 mga National Guard ang nagbibigay po ng seguridad sa buong Washington, D.C. Maliban pa dito ay nandiyan din po ang puwersa ng U.S. Capitol Police, D.C. Metropolitan Police Force, Secret Service, Federal Bureau of Investigation at iba pang mga federal agents. Ang intelligence report sa banta sa umano'y muling pag-uukupa ng mga militia group sa U.S. Capitol ay inilabas ng Federal Bureau of Investigation at Department of Homeland Security ng Estados Unidos. Mula dito sa Washington, D.C., USA, para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Joy John Balarete Acol. Sumay niyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Alright, mula sa Washington, D.C., punta naman tayo sa Baguio City. Dumating na daw sa Baguio City ang Sinovac vaccine. Mm-hmm. Ang 7,800 doses ng bakuna sa ngayon ay nasa facility na ng DOH at kasalukuyang pinoproseso ang mga dokumento ng mga babakunahang health workers ayon kay Web Antipala. Yan po ang ating kapanalig at komunidad. Kapanalig at komunidad. Caritas in action. Mero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y naka-mixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talaga makakatulog ka na lang mahimik. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Pharmacia Nido, Ross Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Payo sa mga kabataan mula sa aklat ng kawikaan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng inyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Ang tinapay ng buhay, inhatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Oras, mga kapanalig, 8 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Time check, hatid sa atin ng Doc Alternativo. Para sa natural na lunas, mag-Doc Alternativo na. Doc Alternativo, PYP Mansion, Ignacio Street, Cubao, Quezon City. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games na Lotto 642, Mega Lotto 645, Super Lotto 649, Grand Lotto 655, at Ultra Lotto 658, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Kino Lotto Express, at Scratch It Cards Kaskaswerte ay hindi sugal. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit ng PCSO na mula sa mga larong may puso. PCSO, nasa puso
ang pagtulong. Kaisa sa tagumpay. Jakarta, we won the first gold medal. Weightlifting, Aydelen Diaz. Kasining sa preserbasyon ng malikhaing kaisipan. Karamay sa kapighatian. Kaibigan at sandalan ng mga nangangailangan. Katuwang sa pagpapabuti ng kalusugan. President Duterte has also signed the Universal Healthcare Act that gives health coverage for all Filipinos. Ang ahensyang nagmamalasakit mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. PCSO sa Good Samaritan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Isang muling mapagpalang Biyernes ng hapon sa lahat ng ating mga kapanalig sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao at sa National Capital Region. Tuloy kayo sa 30 minuto, paghahatid ng impormasyon, malasakit at kalinga, kwentuhan at swerte dito sa bahagi ito ng ating programa, Caritas in Action, kasama ang PCSO o ang Philippine Charity Sweepstakes Office na 86 na taon na kilalang pagdating sa kawang gawa. Sa totoo lang, Partner Roel, komplementary sa isa't isa ang Caritas Manila at ang PCSO dahil kapwa pagtulong sa ating pinakamahirap at vulnerableng sektor natin ang siyang inaalala at binibigyan malasakit alinsunod na rin sa kautusan ng ating Panginoon na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Tama ka dyan, Doktora. Kaya naman, nasisiyahan talaga tayo sa Caritas Manila at dito sa Radyo Veritas na ang PCSO ay kasama natin sa himpapawid at sa social media para mas maraming maabutan ng tulong na syempre, kinikilala pa rin ang mga limitasyon ng bawat institusyon. Para po sa kaalaman ng lahat, ano? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na hindi balon ano ang budget ng Caritas Manila at PCSO at kapwa ito umaasa lang din sa tulong na nagmumula sa ating mga kapanalig na medyo nakakaangat sa kanilang buhay. Kumbaga nga ano ay kung may extra na pwedeng maibahagi gayon din sa PCSO ay nakasandig din sa kaniyang mga tagapagtangkilik at mga kalaro. At ang pinaka importante naman ay ang nagiging kapwa instrumento ang Caritas Manila, Radyo Veritas at ang PCSO sa pagbibigay ng kagaanan sa pinagdaraanan ng ating mga kapanalig, lalong-lalo na pagdating sa medical na usapin. Kaya paalala sa ating mga kapanalig, kung meron kayong pangangailangan kaugnay sa hospital confinement, sa dialysis, sa gamot para sa hemophilia, mga chemotherapy drugs at post-operative drugs, maaari kayong humingi ng tulong sa PCSO sa pamamagitan ng programang Medical Access Program. At kung kayo po'y nasa mga lalawigan, mayroong 66 branches ang PCSO na pwede kayong magtungo sa kanilang tanggapan na kadalasan ay mga nasa sentro o kapitolyo ng mga probinsya. Dito nga sa Northern Luzon na doktora, ano, ang PCSO ay matatagpuan sa Luna, Apayao, Baguio City para doon sa Benguet Branch, Tuao, Cagayan, na nakapanayam nga natin minsan ng kanilang branch manager Sir Harrison, ano, Pambit. Pambit, tama. At sa Lamut, Ipugaw, meron din, doktora. Mm-hmm. Sa San Nicolas, Ilocos Norte. Yes. Sa Cagayan City, Isabela. Tabok City, Kalinga, San Juan sa La Union, Bontoc, Mountain Province, at meron din sa Lingayen, Pangasinan, kung saan nakausap natin noong nakaraang Biyernes, si Miss Mary Jane Calidad, ang kanilang officer in charge branch manager. Mga kapanalig, kung kayo ay nasa Central Luzon, maaari kayo magtungo sa Baler Aurora, sa Balanga City, Bataan, Malolos City, Bulacan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Bayombong, Nueva Vizcaya, City of San Fernando, Pampanga, Tarlac City, Tarlac,
at Olongapo City para sa lalawigan ng Zambales. Matatagpuan din ang presensya ng PCSO sa mga lalawigan ng Calabarzon at Mimaropa tulad na lamang sa Lipa, sa Batangas, Bacoor sa Cavite, Binyan sa Laguna, Bowak Marinduque, San Jose Occidental Mindoro, Calapan City Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Tayabas, Quezon, Kaintarisal at Udyongan, Romblon. Sa mga kapanalik natin mula sa Bicol Region, ang PCSO ay nasa mga sumusunod na lugar: Legazpi City, Albay, Daet, Camarines Norte, Nagas City para sa Camarines Sur, Avira, Catanduanes, Masbate City, Masbate, at sa Sorsogon City, Sorsogon. Punta naman tayo sa Western and Central at Eastern Visayas. Ang PCSO po ay matatagpuan sa Calibo, Aklan, San Jose de Buenavista, Antique, Nabal, Biliran, Tagbilaran City sa Bohol, Rojas City sa Capiz, Cebu City sa lalawigan ng Cebu, Borongan, Eastern Samar, Jordan, Guimaras, maging sa La Paz, Iloilo City, para nga sa lalawigan ng Iloilo, Tacloban, syempre sa Leyte, Catarman sa Northern Samar, Bacolod sa Negros Occidental, Dumaguete sa Negros Oriental, Calbayog City naman sa Samar, at maging sa Maasin City sa Southern Leyte. At sa mga kapanalik na nasa lupang pangako ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, sa Sok Sargent at Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, ang PCSO ay nasa Butuan City, Agusan del Norte, Prosperidad, Agusan del Sur, Malaybalay City, Bukidnon, Tagum, Davao del Norte, Davao City para sa lalawigan ng Davao del Sur, Amati City, Davao Oriental, San Jose, Dinagat Islands, Iligan City, Lanao del Norte, Osamis City, Misamis Occidental, Cagayan de Oro City para sa lalawigan ng Misamis Oriental, Kidapawan City, North Cotabato, General Santos City para sa lalawigan ng South Cotabato, Tagurong City, Sultan Kuldarat, Surigao City, Surigao del Norte, Bislig City, Surigao del Sur, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga City para sa lalawigan ng Zamboanga del Sur, at Titay, Zamboanga, Sibugay. Ayan, at halos na ikot natin, Doktora, no? Ang buong Pilipinas mula sa Hilagang Luzon hanggang Katimugang Mindanao, ganito na pala kalawak ang saklaw ng PCSO. Imagine that, ano? 15 provinces na lamang ang wala pang opisina ng PCSO. Pero kung may mga pangangailangan po sa inyong mga lugar at wala namang tanggapan ng PCSO, maaari pa rin kayong magtungo sa pinakamalapit na PCSO office na binanggit naming isa-isa kanina. Ano? So kung saan yung malapit, kung saan yung kalapit po ninyo, maaari. Para po sa kompletong address at contact number, bisitahin lamang ang website ng PCSO, www.pcso.gov.ph, at nandoon na po ang mga kakailanganin ninyong mahalagang impormasyon. Matapos po ang aming ginawang mini tour sa mga lalawigan ng ating bansa na matatagpuan ng PCSO, diretso na tayo sa napakahalagang usapan, ang talakayang PCSO. Katulad na naibalita namin sa inyo noong nakaraang Biyernes, sa buwan ng Pebrero 2021, umabot sa 16,644 ang kabuuan bilang ng mga benepisaryo ng Medical Access Program para sa nasabing buwan na katumbas ng halagang 120.03 million pesos. Kapansin-pansin na bagamat napakarami ng angailangan ng tulong ng sa National Capital Region, nasa 2,855 ang naging benepisaryo. Isa sa mga sinasabing dahilan ay ang hirap na makapasok sa online application ng PCSO para sa NCR.
Kaya naman mga kapanalig, ang concern na ito kaugnay sa online application ay ipinarating mismo ni Dr. Hilda kay PCSO Vice Chairperson at General Manager Ruyina Maxan Garma sa pamamagitan ng isang press conference nung nakaraang buwan. Mm-hmm. Ano? At sinabi nga raw ni GM Garma na ito'y masusing pag-aaralan. Mm-hmm. Kaya naman masaya tayong ibalita na nung nagdaang Martes, ikadalawa ng Marso taong kasalukuyan, ang natanggap nating announcement mula sa PCSO na binuksan na ang kanyang opisina para tumanggap ng manual application para sa mga medical access program, pero ito pala'y temporary lamang. Oo, hanggang Miyerkules. Kasi yung announcement mo, parang akala mo, ano, ito ay talagang tuloy-tuloy okay na. Tuloy-tuloy. Hindi. Hanggang para sa bigyan linaw ang naganap na manual application nitong Martes at Miyerkules, makakasama natin ngayon sa pamamagitan ng telepono si Miss Lilibet Gonzalez Javier, Social Welfare Officer 3 ng Charity Assistant Department ng PCSO. Alright. Okay, so maganda magkaroon ng paglilinaw sapagkat ito nga, inanunsyo ko talaga, doktora, nung nagdaang araw, ano? Ay, akala ko ituloy-tuloy na. Pero heto, maganda, lilinawin sa atin sa pamamagitan ni Miss Lilibet Javier. Ano? So ikaw din, nagulat ka ba, doktora? Oh. Nung malaman mo itong announcement ito. Hindi kasi nung, ano, nung pinadala sa amin yung press release ng bandang alauna, nung una, nung binabas, nung sinasabi mo, akala ko ay tuloy-tuloy na. Pero kung binasa mo ulit, ay nakalagay today. Just for that day. Okay. Oo. Sige, eto na po. Lilinawin sa atin ni Miss Lilibet Javier ang nasabing announcement. Eto, tinantabayanan lang natin para mas malinaw ang ating linya ng telepono. Ano? Yes, yes po, Ma'am Lilibet. Tumatawag po ang aming technician dito sa studio. Para ma... So, anong araw yun? Hindi ako nagkakamali? Lunes yun eh. Lunes. Inanunsyo natin araw ng Lunes. Ano? So, just for that day lang pala. Hindi, Martes yun. Tinuloy lang Martes. Lunes, Martes. Hindi, dapat Martes ang... Martes ka nag-anunsyo. So, Martes, dapat Martes ng hapon. Tapos, sinabi nila, Martes and... Miyerkules. Martes at Miyerkules. So ngayon, balik na naman tayo sa online. Balik ulit tayo sa online. Kasi maganda, linawin ito, tinabangan po. Kasi alam mo, sabi nga doktora ng mga natatawagan natin nung mga nagdaang araw, nahihirapan silang humanap ng mahihinga ng tulong. Ay, talagang apektado pa rin ng pandemya itong mga dati nilang nalalapitan. Ano? Kaya naman, maganda sa bahagi ng PCSO ay mabigyan po ng kalinawan ang ating mga kapanalig. Ayan, no? Sabi ni 3520, doktora at brother Ruel, dialysis patient po ang asawa ko. Pwede rin ba kami makahingi ng maintenance bukod sa injection? Sa pamamagitan ng PCSO, pwede ba ito, doktora? Hindi, yun, di ba yun ang, di ba yung huling interview natin na alamin dapat ng ating ano, Caritas in Action kung ano yung mga gamot na kailangan. Okay. So sige, ito na, makakapanayam na natin si Miss Lilibet Javier, ang Social Welfare Officer 3 ng PCSO. Go ahead, magandang hapon, Ma'am Lilibet. Good afternoon po sa inyong lahat, Doktora Hilda. Good afternoon po. Yes po, ang ganda ng boses ni Ma'am Lilibet. Thank you po. Salamat po sa pagtanggap ng panayam na ito. Pakibati po muna ating mga kapanalig at nakikinig sa kanilang mga radyo at syempre po ibang nanonood sa pamamagitan ng live streaming ng Veritas846.ph. Hello, good afternoon po sa lahat po ng mga kapanalig natin sa Radio Veritas at saka lahat po ng mga nanonood. Sana po ay nasa ligtas po tayong lahat kung saan man po tayo naroroon. Makinig na lang po tayo at malagi po na tayong manood ng Radio Veritas ng programa po ni Dr. Hilda. At alam mo, Ma'am Lilibet, after ng announcement ng aking partner na si Ruel Garcia, alam mo, sobrang na-excite ang ating mga kapanalig sa balita ng pagkakaroon ng manual filing ng Medical Access Program application. Once and for all, paki-clarify lang po kung ito po ba ay magiging regular o sang special case lang po ito nangyari nung araw ng ikadalawa at pangatlong araw ng Marso 2021, itong manual filing. Opo. Actually, Doc, ang ating online application ay talaga po yan ay
dinisign para po matugunan yung pangangailangan ng ating ating mga kapanalig sa panahon po ng pandemic. Mm-hmm. So kasi nga po, hindi naman natin sila pwedeng lumabas ng bahay. So kailangan gumawa po ang opisina ng pamamaraan kung paano po natin sila patuloy matutulungan. Kaso po, ang ating pong system, hindi naman po natin yan parating kasi online po yan. Meron pong mga pagkakataon na magkakaroon po tayo ng problema. Mm-hmm. Pero meron naman din po tayong mga kasama dito, yung amin pong ITSD na umaagapay naman din po sa amin para kaagad din pong matugunan yung nagiging problema. So, nagkaroon po tayo, bumalik po tayo sa walk-in para po habang inaayos yung ating system, ay patuloy pa rin po tayo ng pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, ating mga kapanalig po. Eh so far, do sa dalawang araw ng manual filing, so far, ano ang nakita po ninyong assessment po ninyo sa nangyaring dalawang araw na manual filing? Marami po bang pumunta? Ma'am Lilibet, marami po bang pumunta doon sa dalawang araw? Sa dalawang araw po, marami din po kasi Yes po. Kasi po nag-announce naman po tayo sa national nagkaroon po tayo ng advisory. So, meron naman din po kaagad noong araw na yun, noong March 2, noong 1 o'clock po, di ba po, sa announcement namin, 1 to 4, mag-a-accept kami ng walk-in. Uh-oh. So, meron din naman po kami na-assist kaagad noong araw na yun na parang nasa 7 cases din po kaagad. Ah, naka-7 kasi hapon noong araw na yun. Tapos, noong March 3, nagkaroon din po kami ng, opo, tapos noong pinabukasan naman po naka 14 cases din po kami na naasikaso. Plus yun, tapos may mga incomplete pa rin po doon, so pinabalik na lang po namin, pinacomply. So yun naman pong mga nakakuha, masaya naman po sila kasi at least natugunan namin. Yes. Nagkaroon kami ng pamamaraan para po pang habang ginagawa yung system, hindi kami tumigil sa pagbigay ng tulong. Opo. Tapos yung during the press conference, di ba, noong February 1, 2020, di ba ako mismo, personal ko, in-interview si GM Garma, ang concern ukol sa yung marami na hihirapan makapasok sa online application. So far, may konkretong solusyon na po ba ang Charity Assistance Department hingil dito? At baka at syempre naman, ang iba naman ay, kasi nakausap ko rin sa Presidential Complaint Center kay Director James Mabilin, na marami na rin daw sila natatangkap na complain na hindi daw sila makapasok sa ano, sa online natin. Yes, Ma'am Lilibet. Apo. Kasi po yung ating pong system Monday to Friday po. Yung ating po kasing system Monday to Friday po tayo open, 8 o'clock po yan hanggang 3 o'clock. Kaya lang po yung process yung pagtanggap po natin ng application through online hindi po ganong kahaba kasi po NCR po ang nasasakop ng ating online. Yes. So, napakarami pong pasyente ang nag-aabang. So, automatic po, may bilang lang po tayo na pwede lang natin ma-accommodate sa isang araw. So, kung may oras o bilang, pagka-automatic na reach na po yun ang system, automatic po yun, nag-close po yun. So, meron po tayong talagang pamamaraan kung paano natin maaasikaso silang lahat kasi hindi naman po natin pwedeng tanggapin lahat ng mag-a-apply sa isang araw kung hindi naman din po natin kayang ma-process na base doon sa kung ano lang yung allotted sa amin sa isang araw na budget. Pero Ma'am Lilibet, marami po ang nagtatanong ano dito sa ating mga kapanalig. Hindi ba po pwedeng pagsabayin ang online application at yung manual application sapagkat alam naman natin yung iba po nating mahihirap na kababayan ay talagang wala po kakayanan na mag-online ano? So, ito po ba'y posible? Kasi po ang
Nung April po tayo nag-start ng, di ba po, nagkaroon tayo ng pandemic. Yes. So nagkaroon po tayo ng lockdown. Nag-start po ulit kami nagpagtanggap ng mga pasyente noong April 15. So may walk-in po ang ating tinanggap noon. Tapos unti-unti po na naayos po yung ating online. So nag-start tayo ng online April 22. So magkasabay naman po natin ginawa yun kahit panahon ng pandemic. Kaya lang po may bilang lang tayo ng pwede nating makaharap na tao sa isang araw. Hindi naman po tayo pinapayagan na mag-asikaso ng napakaraming bilang ng tao. So kaya po dinisign talaga ang online para po maiwasan natin ang ma-expose ang lahat ng mga tao doon sa ating iniiwasan na COVID-19. So para sa kanila din po yung sila din po ang magbe-benefit itong online na ito, kaya po ito ay naipatupad para din po sa kanilang safety. Okay. At meron po bang plano ang... So, talagang atin pong ipapatupad pa rin po ay yung online sa ngayon. Mm-hmm. Okay. Pero wala po ba kayong plano na kapag, let's say, nasabihin natin yung mga nakapag-online na at hindi ba ka makakomply ng tama, pwede po ba yung mga yung hindi makakomply ng tama, yun nalang ang papuntahin ninyo para mag-manual filing. Asa, ang unang step ay nakapag-online muna siya. Tapos, right, after na online, nakita naman ninyo na either ang pakuha nila sa hospital bill o pag-screenshot nila ay mali-mali, hindi kompleto. So, pagka ganun naman, pwede po ba sila payagan na mag-manual filing na? Kasi po yung ating ang atin po system ay design talaga na kapag hindi kompleto sa isang araw, siya po ay cancel or denied for the day, pero magre-reapply siya once na kompleto ang document. So hindi po inaallow na kapag naka-online ka kanina tapos incomplete ka, magwo-walk-in. Para isa lang po yung ating tinatahak na proseso. Oo. So, para online po talaga ang ating pinapatupad po sa ganito pang panahon. So, kung magbabalik po tayo sa walk-in, hindi pa po natin yan masasagot sa ngayon. So, sa ngayon po ang ating pong programa ay patuloy pa rin po tayo muna sa online. Ma'am, yung iba daw nating kababayan nahihirapang pumasok kahit daw alas 8 na ng umaga nagla-login na. Ano po ang pwede nilang gawin, ma'am? Kasi po yung atin pong system patuloy pa rin po ya ang patuloy na. Ang ating system, ating online system, patuloy pa rin po yan na ini-improve para po maiwasan yung ganyan pong nagiging problema ng ating mga pasyente ng pag-online. So, bago pa lang naman po yung system. So, habang tumatagal, doon po natin nakikita kung ano yung nagiging problema. So, nakaantabay naman po ang aming IT, SD namin para po ma-improve pa lalo at nang mas matulungan po natin at maiwasan po yung mga problema sa pag-online. At Ma'am Lilibet, kung sakali naman na talagang hindi sila makapasok sa online website natin, hindi po ba kayong gagawa ng isang alternative na website? O sabihin natin, yung sa Messenger FB account ng PCSO. Kasi sa ibang ahensya, sa True Messenger ang lahat ang kanilang tinatanggap at doon naman talaga naasikaso nila mabuti talaga lahat ng request. Yes, Ma'am Lilibet. Yes, Ma'am Lilibet. Apo. Ganito po. Pwede naman po natin yung pong inyong suggestion na yan, pwede ko po yung ipaabot sa ating mga boss para po sa manage. Hello. Yes, hello, go ahead. Hello, ma'am. Naririnig na po ako. Yes, ma'am. Yes. Apo, go ahead po. Apo.
Apo, yung inyo pong minumungkahi, pwede ko pong i-suggest o ipaalam, ipaabot sa ating mga sa management para po magkaroon po sila ng idea na nanggaling po sa inyo kung yun po ang sa tingin natin na baka makakatulong. So, ipaparating po natin, ha? Apo. Para po baka po pwede din po nga natin tingnan yung ibang pamamaraan kung may ganitong mga pangyayari. Okay. Pero yun atin naman pong pag-walk-in ng mga pasyente, yun po ay nakaantabay naman po every time po na magkakaroon tayo ng hindi natin inaasahan na pangyayari na kagaya nitong March po. Okay. Nandyan lang naman po yung aming isang system na yan na nakaantabay. So, hindi rin naman po natin sila pababayaan kahit anong mangyari. So at least kung di sila makapasok sa PCSO website, baka sakali naman kung mag-create ang PCSO ng isang FB page, kung saan naman doon sila makakapasok. Yan nasa siguro yun. Pwede explore, no? Pwede pag-aralan. Okay. Sige. So Ma'am Lilibet, bilang panghuli, ano po ang inyong patuloy na mensahe sa ating mga kapanalig, sa ating mga kababayan na patuloy na umaasa rin sa tulong ng PCSO? At syempre, imbitahan na rin natin sila suportahan ang ating larong may puso ng PCSO. Yes, Ma'am Lilibet? Mm-hmm. Yes, apo. Doon po sa lahat po ng ating mga kababayan, sa ating mga kapanalig, na patuloy po na umaasa po sa... Hello? Hello po? Yes, opo. Hindi po ako naririnig. Natitinig po. Okay na po. Okay na po. Doon po sa ating mga kababayan po na patuloy po na... umaasa po sa PCSO, huwag din po nating kalimutan na suportahan po ang mga laro ng PCSO para patuloy po tayong makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ang sabi nga po, may bago po kaming na maliit na halaga, dala ay pag-asa. So, walang humpay na malasakit po. Ha? Yes. Suportahan po natin yung mga laro ng PCSO, yung ating loto, ating sweepstakes po, para patuloy po kami na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Alright. So maraming salamat po sa pagkakataong ito, Ma'am Lilibet. Maraming salamat, Ma'am Lilibet. Ingat po tayo palagi. Maraming salamat po. Mga kapanalig, yan po si Ms. Lilibet Javier, ang Social Welfare Officer 3 ng Charity Assistance Department ng PCSO. So, ayan, magandang paglilinaw, Doktora. Yes, kaya mga kapanalig, abangan palagi dito sa ating programang Caritas in Action ang mahalagang pag-anunsyo ng PCSO kaugnay sa manual filing ng Medical Access Program. Susunod na ang naging gawain at pagkilos ng ahensya may puso sa PCSO News Bulletin. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Lotto Express at Scratch It Cards ay hindi sugal. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may puso. March 5, 2021, unang Biyernes sa buwan ito ng Marso, narito na ang mga pangunahing balita na may kinalaman sa PCSO. Mahigit 16,000 pasyente na kinabang sa Medical Access Program nitong lamang Pebrero 2021. At PCSO binuksan ang pagdiriwang ng National Women's Month 2021. Narito ang mga detalye ng balita. Kabuuan 16,644 ng mga benepisaryo ang nakinabang sa Medical Access Program ng PCSO sa buong buwan ng Pebrero 2021. Katugbas ito ng halagang 120.03 million pesos.
pinakamaraming natulungan sa Northern and Central Luzon at sa Southern Tagalog kasama ang Bicol Region na lagpas sa 4,000 ang mga rehiyon ay ito ay siyang dumanas ng hugupit ng mga malalakas na bagyo at pagbaha noong huling bahagi ng taon 2020. Ang MAP ay binubuo ng mga serbisyo para sa mga hospital confinement, chemotherapy drug, dialysis, hemophilia at post-operative drugs. Nitong March 2 at 3, 2021, inanunsyo ng PCSO ang pagtanggap ng manual filing para sa nasabing programa mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa tanggapan nito sa Conservatory Building, Show Boulevard, Mandaluyong City na mahigpit na susundin ang minimum health requirements. Sa ating panayam kay Ms. Lilibet Habier ng Charity Assistant Department ay binigyan linaw niya ang ukol sa manual filing na naganap noong dalawang araw. Paalala sa mga magtutungo sa PCSO main office para sa MAB siguraduhin na kompleto ang iyong mga papeles at sumunod sa mga alintuntunin pang kalusugan. Pero sa ngayon po, lahat po ay online na po. Hindi na po sila tumatanggap ng manual filing. Inanunsyo ni rin ng PCSO na suspendido muna ang paggamit ng online noong March 3, 2021 na ito. Ibig sabihin, offline po ang online application service. Pero nagbalik serbisyo na rin po ito noong Huwebes, March 4, 2021. Samantala, pinangunahan ni PCSO Vice Chairperson at General Manager Ryoyina Maxan Garma at ni Philippine Commission on Women Chairperson Sandra Montano ang pagbubukas ng selebrasyon ng National Women's Month ngayong buwan na ito at ginanap sa tanggapan ng PCSO. Sa temang Juana, Laban sa Pandemya, Kaya, ay binigyang diin ni GM Garma ang naging tugon at tulong ng PCSO laban sa laban ng pamahalaan kontra COVID-19 na umabot sa halos 3 bilyong piso. Pinasalamatan naman ni Chairperson Montano ang PCSO sa mga pinansyal na tulong na ibinibigay nito sa PCW para sa pagsusulong ng mga programang nagpapalakas sa kababaihan na labanan ang kahirapan at karahasan. Kapwa nanindigan ang dalawang magkabaro na kaya ng kababaihang Pilipino na mapagtagumpayan at malagpasan ang pandemya dahil lalo itong pinanday at pinatibay ng pagmamahal ng kanilang pamilya. Ang programa sa PCSO Main Office ay pinanood at sinabayan ng branch offices sa buong bansa. Nitong taong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19, naglunsad ng isang photo contest ang PCSO Gender and Development at ang PCSO Games na tinawag na si Juana at ang mga bida ng pandemya kung saan nagwagi sina Christine Soberano, third place para sa nanay ko, teacher ko, second place si Jose Maluya para sa si Juana sa kabila ng pandemya at si Cliene Eco, first prize sa Juana on the go. Itinanghal naman bilang Kalaros Choice ang entry ni Aubrey Ortega na Laban Juana at sila'y tumanggap ng kani-kanilang cash prizes. At para sa kompletong detalye ng mga balitang iyong napakinggan, maaaring bisitahin ang official website na www.pcso.gov.ph at ang official FB page na at PCSO Official Social Media. Kapag gusto po ninyo maging updated kung ano po ba ang meron na binibigay po ng PCSO lalo na po sa mga indigent o lahat na sa mga may sakit, diba? Kasi kabukang bibig talaga ng lahat eh. Kapag ka sila ay nakasakit, PCSO kagad ang pupuntahan nila. Tama po kayo dyan. Kaya naman napakahalaga ng mga impormasyon na ito, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na sila'y umaasa sa tulong ng PCSO. So, meron nagtitext na mga humihingi ng gamot. So, ang inaano naman natin, since diba nakapanayam na natin, na yung nga magre-request tayo ng gamot sa PCSO para alamin muna natin ano po ba mga kadalasa ang nire-request na gamot. So ito naman ay maipadala naman natin sa PCSO kung anong mga request ang mga lumalapit dito sa Caritas Manila. Tama po kayo, ano? Oo. Pero pinaka-familiar dyan, dialysis talaga, doktora. Oo. Dialysis, mga operasyon. Kasi kung dialysis, yung epowetin na binibigay ng PCSO,
ito eh, meron naman talaga naka-schedule ang PCSO eh. Nakaano na sila sa loob ng isang taon. Oo, pero yun nga, ano, hindi pa sumasapat. Talagang marami pa ang nangangailangan, Doktora. Mm-hmm. So hopefully, ano, patuloy natin mabigyan ng serbisyo ang ating mga kapanalig sa tulong nga ng PCSO. Mm-hmm. Pero okay, ang PCSO, gumagawa talaga sila ng kanilang paraan, lalo na po ngayon. Kaya nga, dahil lagi natin sinasabi na tangkilikin ang laro may puso. Dahil ito po ay kung hindi po kayo tatangkilik, saan po sila kasi ang pera po ng PCSO hindi po galing sa national budget, hindi ito galing sa Kongreso, hindi ito galing sa Department of Finance, ito ay nanggagaling sa mga taong naglalaro. So ito po ang kaya lagi namin sinasabi na ang PCSO ang laro may puso, ito po ay hindi sugal. Ito naman ang lagi ilalagay po ninyo sa iyong puso na kapag po kayo ay naglalaro o sabihin natin kayo po ay nagtataya, ang main reason po ninyo ay gusto po ninyo makatulong sa mga nangangailangan. Lalo na pag alam mo na iyong pamilya ay blessed talaga, mm-hmm, at iyong buong pamilya ay healthy, walang problema. So, ganitong paraan, i-share mo yung blessing, tumaya kayo. At the same time na malay mo, manalo ka rin, di ba? So, yung makuha mong pera, yung maano po ninyo, eh di pwede po rin pang ano rin, pang tulong rin. Mm-mm, para sa kapwa. Ano sa po? Kapwa. Sige. So, yun nga, no, napakahalaga na meron tayong mga ganitong tanggapan, gaya nga po ng PCS. Kasi talagang parami ng parami, nangangailangan ng pagtulong at napakahirap na masadlak sa ganitong kalagayan na doktora. No? Yung, I'm sure, ikaw personally, ang dami mo nasasaksihan na mga kababayan natin na humihingi ng tulong. Kung talagang kaya lang nating tulungan ang bawat isa, no? Kaya naman pinagdarasal natin na malagpasan ang mga ganitong pagsubok ng ating kababayan. Ano po? Alam mo, kung kahit sino naman sa atin ay di naman natin gusto itong nangyayari, itong COVID-19, di ba? Itong pandemic. Kasi nung panahon na yun, nung wala pa ito, wala naman yung online eh. Uh-huh. At ang PCSO talaga ay maraming pumupunta. At syempre naman dahil nga sa COVID, natural, limitado din ang mga naglalaro. So, syempre, ang pondo ng PCSO ay hindi din kalakihan. So, kaya talaga sa loob ng isang araw, meron lang silang certain budget na pwede i-release. So, araw-araw meron silang budget na hanggang doon lang. Unless, kapag once na lumaki ng lumaki ang kanilang koleksyon, at maibibigay din ng PCSO ay mas marami. Kaya yan lang po, kaya ang lagi ang panawagan namin sa lalo na po ako dahil nung panahon nung wala pa lockdown, ako talaga maraming lumalapit sa akin at ako naman ay nagpapasalamat sa PCSO dahil bawat referral ko ay napagbibigyan nila ako. Kaya na mabuti na lang, ano, at kayo doktora ay nakapaglilingkod ng ganito sa ating mga kababayan at harinawa nga sa pamamagitan ng programang ito at pagtutulungan natin ng Caritas Manila at Radyo Veritas, mas marami pa tayong maabot na kapanalig. Ano po? So, dun sa mga nagtatanong, ito nga, may mga, kung po pwede daw ba makahingi din ng maintenance, ng mga pampagamot, ayan, ano? So, ngayon, online pa rin, yung mag-a-apply ng hindi, kasi tulong sa mga maintenance, hindi siya kasama. Pero, pero, pwede naman, pwede na, dapat, ang sila Kai, sila Ivy. Yung institution na. Institution. Tayo ang gagawa ng request, ipapadala natin sa PCSO. At titingnan na PCSO at bibigyan naman tayo ng gamot. So, inasikaso na po natin yan, ano, ng tanggapan ng Caritas Manila upang makapagbigay ng ganitong pagtulong sa mga kababayan natin. So, sana nga, harinawa, mapagbigyan tayo. Mukhang very much welcome naman ang PCSO, no, para sa mga institusyon tulad ng simbahan. Yes. Opo. Oo. At gusto ko nga muna batiin ang aking tukayo na birthday niya ngayon. Nakalimutan ko batiin, ha? Hindi ko maisingit, eh. Oo. So, happy birthday po sa aking minamahal na may bahay. Wow. Happy birthday, tukayo. Hilda. Kay Hilda niya, G. G. Ako, H. Siya po yung tanggapan ng Caritas Manila. So, happy birthday. Happy birthday, sabi po ng iyong mahal. Diba? Ah, oh, tingnan mo si William, oh, ginaganon ka. Grabe ka naman, lagot agad. Oo. Wala ka raw regalo. Wala ko.
regalo. Kaya nga, alam mo, si partner Ruel, magaling pumili yan eh. Kaya gusto niya ng Hilda. Kaya akong partner niya. Kasi puro mga magaganda ang Hilda. Mga Hilda. Ay, totoo naman po yan. Ano? Hindi ako po pwedeng magkomento ng laban dyan. Dahil dalawa itong Hilda na kasama natin. So, bukod dyan, ha, doktora. So, hopefully, by next Friday, meron ulit tayong mga kapanayam na magbibigay sa atin ng karagdagang impormasyon. For the whole month of Marso. Tuloy-tuloy tayo tuloy-tuloy ito hanggang katapusan ng Marso. Pagdating na Abril o Mayo, saka na lang kita, saka tayo gagawa ng anunsyo kung tutuloy pa sa Radio Veritas o meron isang buwan na pahinga. So, kailan na natin magpaalam? Opo. So, sa mga kapanalig natin, maraming salamat. Happy weekend. Patuloy niyo pong isama ang ating mga kapanalig na nananawagan sa inyong mga pagdatasal. Siyempre, yung ating din mga kasamaan, ipagdasal niyo po kami. Sila Dr. Hilda, mga kasama natin dito, sila Dang, mga technician, si William, si Brother, at sa lahat ng bumubuo ng Caritas Manila, Radio Veritas, at grupo ni Dr. Hilda Ong. Ako po ang inyong damay kapanalig, Ruel Garcia. Ako naman po si Doktora Hilda Ong. Kami po ay nagiiwan ng mensaheng sumainyo ang katotohanan. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan, misyon at responsibilidad ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kawang gawa. Ang mga larong sweepstakes, Lotto Games, Lotto Digit Games, Small Town Lottery, Lotto Express, at Scratch It Cards ay hindi sugat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakaranas ng kalinga at malasakit na mula sa mga larong may pusok.